Magandang araw, magandang buhay para sa ating lahat, mga relatives. Ayan, welcome back po muli dito sa aking channel. Panibagong taon, panibagong araw, at siyempre, panibagong vlog tayo. So, bali, ang araw natin ngayon ay January 10, 2023. Ayan. Nadagdagan na naman tayo ng isang taon. So, update ko lang kayo, mga relatives, doon sa ating tanim na kamatis. Kung ano na ang kanyang itsura ngayon. Matagal-tagal din na hindi tayo nakapag-update dito. Titignan natin ano na ang kanyang itsura. Medyo maganda ang panahon dito sa amin. Hindi katulad noong last week na isang linggong maulan. Kaya hindi tayo nakapagtrabaho ng maayos. Ito na nga pala, mga relatives, yung ating tanim. Ayan, may mga bunga na rin siya. Ayan. Ayan pa yung iba. Oh. At ayan naman yung iba, mga relatives. Oh. Mas maliit yung andito sa taas kasi huli na natin itong na-applyan ng pataba. So, mas maganda kung mas update yung pag-apply ng pataba. Update kasi yung pagka-apply natin dito ng pataba, kaya medyo matangkad sila. Kaya lang ang problema, ayan, tali. So halos gumagapang na yung ating tanim sa daanan. Ayan o. Ayan o, mga relatives, ang kanyang mga bunga. Bali, ito ay nasa 51 days na siya, mga relatives, simula sa pagkakalipat. Medyo napahaba lang yung bakasyon natin, mga relatives. Medyo napabayaan itong ating tanim. Pero kahit ganoon pa man ay okay pa rin naman siya. Dito na itali ko na to. Yung bandaron lang ang hindi pa. Ayan o. Bali, ang gagawin natin ngayon ay ipopruning natin, mga relatives, yung ating tanim. Tatanggalin natin yung mga sirang dahon, yung mga ibang sanga, para maganda yung sirkulasyon ng hangin at maparami natin yung kanyang bunga. Sila, papa ko pala, mga relatives, ay mag-harvest sila ng kanilang sili sultan, mga relatives, na i-deliver ulit sa Jollibee. Ayan o. Kasama nila yung utol ko at mama ko. Ayan, silang lahat, ako lang dito sa kamatis. Bali, 150 kilos yung order ng Jollibee. Mababa, hindi katulad dati na maabot na ang 300 kilos. Ito na nga pala, mga relatives, yung ating hinaharbisan noon na kamatis. Wala na siya. Pero nakapag-produce naman ito ng 40,000 para sa atin, mga relatives. Kahit ganito kaluwang, 600 na puno. Ayan. Ayan, maraming salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng kaunting biyaya dito sa ating tanim na ito. Sana ganun din yan yung isang tanim natin at yung tanim ng utol ko. Ayan po, mga relatives, kasalukuyan na siyang nag-harvest dito. So bukas ang harvest nila dito sa kamatis ng utol ko. Ayan. Buti nga hindi natumba kasi nung last week malakas ang hangin at malakas pa ang ulan. May natumba pero at least hindi naman siya sagad na natumba. Kaya naibangon pa nila. Ano, makikita niyo yung bunga niya. Ayan, malalaki. At magaganda. Ano. Nag-pruning pala siya dito. Sinubukan niya mag-pruning at ayan nga. Ang kanyang bunga.
Mahirap kasing magpitas pagka hindi nag-pruning, mga karelatives. Kaya ayun, sinubukan niya mag-pruning dito. Tingnan natin yung ibang napruningan. Ayan o. Ayan, mga karelatives. Oh, marami na rin siyang bunga na nahinog. Makakailan kaya siya dito bukas? Ayan po, mga karelatives, yung na-harvest na sili. Jollibee na naman. Pupunasan pa nila to, mga karelatives. Ibabiyahe na sa baryo. At nag-aantay na dun yung kukuhang sasakyan. Ano? Baka din magpatong magigil sa dito. Hindi patong magigil. Nasa nang agabuan niya eh. Agabuan niya. Mono mami na ya, 9-10, 15, 15 kahon mga karelatives. Bali, kung yan, 150 kilos. Yan dalawang utol ko. Yan ang yung mama po. Ah, dyan eh, silupin nga, kinupin ni mama. So, tiyabong yung. Silly silly. Medyo malalaki yung bunga niya, mga karelatives. Umiyak na naman yung aso. Go go. Yaitan. Kanaganya sana yata ang may kaltalo. Puti, hindi umambun. Pero makulimlim. Ayan o, mga karelatives. Makulimlim doon sa area na yun. Ito nga yung alaga nating aso, mga karelatives. Coco! Ito, mga karelatives, ay muntikang madali. Ewan ko kung anong dahilan. So, tatlong araw na hindi siya kumain. Kaya yan, payat. Buti nga okay na rin siya ngayon. Pinainom ko siya ng ibuprofen kagabi. So, ang dami ko nang pinainom. Bitrasin, ivermectin. So, wala, hindi pa rin umubra. At nung pinainom ko siya ng ibuprofen, ayan, nagbago. Yung masigla na siya. Coco! Oh. Tinali ko lang siya, mga karelatives, at baka makakuan siya dito ng lason. Dito kasi kami ngayon sa bukid ay. Galing ito ng Benguet, mga karelatives, kasi nung December 28, 29 pala, pumunta kami ng Benguet. At ito nga, ito yung nakuha nating aso. Babae ito, pinangalanan ng anak ko ng Coco. Coco! Palalakiin natin to, mga karelatives. Sobrang amo nitong aso na to. Kaya lang gustong-gusto niya sa loob ng bahay mahiga. Ayaw niya sa labas. Ayan o. Goma lang, mga karelatives, ang support. Kasi dadaan sila sa may tulay.
hanging braids. Nadagsan na din yung bot na. Ayos lang. Oh, let's go na. Ito naman po mga relatives, yung napruningan natin. Ayan. Tinanggal natin yung mga sanga. Ayan, medyo malinis na siya. Kahit yung malalaking sanga at may bunga na, itinanggal ko na mga relatives. Ayan, tignan nyo dito. Ito. Ito yung mga sanga na tinanggal ko. Ayan. Tanggalin natin yung sucker para dumami yung bunga at gumanda. Tsaka tinatali na rin natin mga relatives. Dahil nga yung iba ay bumagsak gawa nung malakas na hangin nung nakarang linggo. Kamatis! Ayan o, tignan nyo naman. Tatanggalin natin yan lahat mga relatives. Coco! 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 Tuh! Diyan na. Ayan siya oh. Coco! Buti nga nakasurvive tong aso na to. Sabay ihi. Yan, tuloy lang natin to mga relatives. At ang oras po natin ay alas dos na. Yan, para matapos na rin natin to. So yan na lang yung natira. Halos kalahati pa. So makapagod din. Ayan po mga karelatives, natapos na po tayo. Medyo malinis na yung ating tanim na kamatis. Ayan, bukas ng umaga, isprayhan natin to. So dito lang sa bandang itaas ay napruningan yung iba hindi pa. So ito naman ang gagawin natin bukas. Pupruningan natin tong bandang itaas para maging malinis at syempre dumami rin ang bunga. Tapos ayusin din natin tong balag mga relatives, so lalagyan natin yan ng support para pag lumaki sila ay hindi matumba. Ayan o. Magandang tignan talaga pagka napruningan. Malinis at yung hangin ay maganda ang circulation niya para hindi masira yung ating tanim. Kasi ang pagpupruning po mga karelatives ay nakakatulong para hindi pa mahayan ng insekto yung ating tanim. At isa pa, yung nutrients na kinakain nila ay magfo-focus lang sa pamumulaklak at pagbubunga. Then isa pa, yung hangin, para magandang sirkulasyon ng hangin. At kung mapapansin nyo rin kapag hindi na pruningan ng kamatis, maliliit din ang bunga. Maliit lang siya, hindi malaki yung pagkakabilog niya.
Kaya malaki din ang advantage talaga ng kamatis na naka-pruning. So masusubaybayan natin to sa mga susunod na araw. Pagka nag-harvest na tayo, yan, makikita na natin ang pagbabago ng ating tanim na kamatis. Yan. Kaya abangan nyo lang mga ka-relatives sa mga susunod nating uploads dito tungkol dito sa ating tanim na kamatis. Yan, medyo parating na ang ambon. Ayan na siya, oh. Sana hindi umulan. Yan po mga ka-relatives, pauwi na po tayo at dyan na nga ang ambon. Ay, tapos na naman ang isang araw. Isang araw. Coco, nakawala ka sa tali mo. Tignan nyo mga relatives, nakawala sa tali. Tibay, Coco.